Sinara daw po ito ay noong 2006. Isinara na po ito kasi nagawa na itong bagong bridge. So ayan. Ayan, napakaganda po. Ayan. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Tayabas Bridge. So nag short ride tayo from Laguna to Tayabas. Iikot po tayo ng Quezon. So nandito po tayo ngayon sa Tayabas Bridge. So gusto ko lang po ipapakita sa inyo yung kung ano yung mayroon dito. Kasi ito po yung Tayabas Bridge ay antigo po siya. So ito ang inaapakan natin ngayon, bridge ay bago to. Pero dati kasi ang dating bridge ng Tayabas ay ito po yon. Ito po yung Tayabas Bridge dati, ayan. So, ito po yung pinakalumang bridge ng Tayabas. Kung makikita nyo po, ay panahon pa siguro ng Kastila to. Kasi yung forma po nung bridge ay parang hindi siya katulad ngayon ng mga ginagawang pader. So, ito po ay parang napakakapal na pader. Ayan po. So, ang ganda dito guys, ayan. So, maganda maligo dito. Ayan. At kung makikita nyo yung pader na yan, may mga lumot-lumot po siya. Ayan. May mga lumot-lumot na po siya. So, dito po, maganda maligo. Kung gusto yung maligo dito, siguro may nag-ligo dito kasi ayan, may daanan siya. Pababa dito sa may baba. Ayan. So, siguro subukan natin bumaba dyan. Papunta doon sa baba. Kasi napakaganda eh. Napakaganda po ng ambience ng lugar na to. So, medyo antigo na yung hindi ko lang po alam kung nadadaanan pa ng tao yan. Siguro pwede, pero sasakyan hindi siguro pwede. So, bababa tayo doon sa baba. Titingnan natin yan. At anuin natin yung tubig. Lalasapin natin yung tubig. So okay guys, bababa tayo dun sa baba. Subukan natin bumaba dito sa Tayabas Bridge. Okay, naglalakad na po tayo ngayon. Dito po tayo dadaan. Yan. So, may baba. Ay! Mayroong mga... Siguro po mayroong naninirahan dito. Siguro ito yung mga... nagtatrabaho, nagpapahinga dito. Ayun. So, subukan natin bumaba. Ayan. So guys, kung mapapansin nyo, itong tulay na to, ayan, meron nagpapahinga, pero pwede siyang masilungan. Pero akyat muna tayo dun sa taas. Alamin muna natin kung ano meron dito sa taas, kung pwede pa siyang daanan ang mga sasakyan. So guys, ito yung ito yung dating daanan. So hindi na siya naka simento. May mga damo na po yung daanan. Pero actually ito talaga yung dating daanan dito. Ayan. May damo na po siya. Pero pwede naman siguro dumaan dito yung sasakyan. Kasi siguro ito napudpod na yung kalsada niya kasi kita na yung bato. Ayan. So ayan, napakaganda dito. Ayan. Mapapansin nyo yung pader niya, yan, napakakapal. At saka antigo siya. Yan. Yan. Siguro malalim yan dito. Yan, malalim dito siguro yan. Pero siguro meron dito ng may naliligo. Ayan, iwan ko lang kung may mga isda po dito. Ayan. Napakaganda. Ito po yung Tayabas Bridge. Yan. So ayan po. So ito yung
Ayan na. So may harang na po dun sa dulo. Yan, may harang na po siya. So hindi na nadadaanan tao, kahit siguro tao, kasi may harang dun, parang ginawa na siyang private place. So ngayon bababa tayo dun sa baba. Ayan. Lalapasin natin yung lamig ng tubig. Ano, pagka ano, hanapin mo yung picture mo, talo mo na lang sa page na lang namin na cultural heritage of Tayaban. Ah, sige po. So kayo po ang nagmi-maintain ng ano dito. So guys, ito po si Sir, taga Tayabas po. So siya po yung ano, nagmi-maintain dito ng kalinisan ng ating naapakan ngayon sa area na to. Mini-maintain po nilang kalinisan ito para siguro ito, Sir, ay ano-ano, parang tourist spot na rin siya, no? Sana mas marami pang ano dito, mga makaka-discover sa lugar na to. So ito po si Sir, taga-munisipyo po siya. Siya yung nagbibisita, pinipicturean niya po yung lugar na to, kung tinitingnan po kung maayos yung at malinis yung lugar. Ayan po. So ito naman ay malinis na. Ayan, kung nakikita nyo, mapapansin nyo po, walang mga damo dito. Ayan. Malinis po ito. So meron po palang bahay dito sa may baba. Ayan. So mapapansin nyo po, ayan, mga putol na yung mga ano dito. Talagang pinapalinis po nila. Ayan. Napakaganda dito guys. Pumunta po kayo dito. Pwede nyo pong ano to. Pwede nyo pong puntahan to. At siguro, dito ba si Ray pwedeng maligo sa baba? Pwede pa. May mga naliligo po dyan sa baba. Saka may naglalaba rin. Yung mga naglalaba po dito, yung mga taga rito lang po. Ayan guys, kung gusto niyo po pumunta dito at gusto niyo maligo, pwede po. Wala po tayong entrance dito, Sir. Ano? Wala pong entrance dito. Free po kayo dito pumunta. Ayan. Ito po talaga yung dating tulay. Ito po ay ano, ano, anong history nito, Sir? Ito ay mga 2006 yata o 2003 yata ito naka ano na. Napaklose po. Oo, naklose. Gawa lang itong bagay. Pero ito ay panahon pa ng Kastila, Sir, ano? Oo, panahon ng Kastila. Kasi yung ano po, yung estilo nung kapal nung pader ay panahon pa ng Kastila eh. Hindi po talaga siya. Pero ito siguro, baka ano na lang siguro ito, ni-repair? Oo. Mm-hmm. Yung taas na to. Pero yung pader niya mismo, maano eh, makapal talaga eh. So ayan guys, panahon pa ng Kastila yung ano na to, yung bridge na to. So ito talaga dating tulay. Dating tulay po siya. So one way siguro to dati. One way. So yun yung bagong tulay na ginawa nila dito. Ayan, tapos may bypass pa dito. Pupunta natin mamaya yung bypass. Ayan. So hey guys, bababa na tayo doon. Pupunta tayo doon. So lalasapin po natin yung lamig nitong tubig. Kung gaano po siya kalamig. Ayan. So ito po ay ano, nag short ride lang tayo from Laguna. Tapos dito po yung daan natin, pabalik na po tayo ng Maynila. So ayan guys. Andito na tayo sa baba. Ayan. Wow, wow, ang lamig. Kaya ang sarap maligo dito. Ayan, dandaan na tayo dahil baka may ito madulas. Ayan. So ayan po yung ano, yung ilalim nung bridge na to, Tayabas Bridge. Ayan. So napakaganda dito, probinsya-probinsya po ang tubig, napakalamig. So ito po yung ilalim nung bridge, na lumang bridge. Ayan, panahon pa ng Kastila, ayan. So ayan. So ayan po, panahon pa ng Kastila yung bridge na to. So napaka-antigo. Isinara daw po ito ay noong 2006. Isinara na po ito kasi nagawa na itong bagong bridge. So ayan. Ayan, napakaganda po. Ayan. Oh. Ayan po. Ayan po yung pinakailalim niya. Ayan.
So napakaganda dito. Ayan. Oh guys, pwede nyo pong ano to, sa mga iniimbitahan ko po lahat ng mga vlogger na mga makakapanood ng video na to. Sa lahat ng mga vlogger, baka po pwede nating tulungan yung area na to para ma-promote po at ma-discover lalo po ang lugar na to. So pwede po kayo maligo dito sa mga riders, sa lahat ng mga vloggers. Puntahan nyo po ito at sana ma-promote po natin to na magiging tourist spot po. Napakaganda po dito. So malinis po, inaalagaan po ng Tayabas Municipality to ang kalinisan dito sa Tayabas Bridge. Ito po, ayan. So actually kasi, ayan, so guys, actually kasi ito, diba pag sa Maynila tayo may mga taong nakatira sa ilalim ng tulay. So dito po pinagbabawal po nila yan. So wala pong nakatira dyan, ayan. Kasi lahat naman ng mga tao dito sa probinsya na to siguro may bahay, ayan. So ayan guys, ayan. Nakikita nyo po, napakagandang tanawin at napakagandang tubig po, ayan. So ayan guys, ayan, ayan. So kung napapansin nyo, siguro walang isda dito. Wala tayong nakikitang isda. Ayan. So ayan si Sir po, bumaba. Ayan. Ito naman po yung kabila nito. Ayan. Yung kabila po. So kanina yung inakyat natin doon sa may lumang tulay, yun po yung pinakadulo. Ito po ay galing dito sa taas, pababa yung tubig. Ayan. So ayan guys, siguro meron nagluluto dito. Ayan, merong ano. Siguro pag pumunta kayo dito, pag nag-outing kayo, pwede kayo mag-ihaw dito. Siguro naman hindi bawal mag-ihaw dito. Basta linisin lang bago umalis. Ayan. Ayan guys, akyat na tayo dito. Meron pong hagdanan dito. Ayan. Hagdan po. Akyat. Nandito na tayo sa taas. Yan. Yan, nandito na tayo sa taas. Saan po? Natuloy na po. Saan po yun? Sa way ng lugar. Ang tawag yun. Pagpunta ka ng lugar. Ay, di ba po may bagong tulay na rin po doon? Sa ilalim doon, nandito pa rin. Ah, hindi pa rin siya tinanggal. Ay, pero yung mga maliliit na tulay dito, kasali rin yung kasali din sa project mo. Kalong ha? Ay, may na nakaplano na na, ano, nagagawa ng panibagong tulay para matulad mo sa project mo. Magiging tourist spot na rin po siya. Ano na ako, nagagapan namin na malinis na nga lang para kung sakaling may mga budita. Ayan guys, si Sir pala yung nagme-maintain lahat ng mga antigong tulay dito sa bandang Quezon, dito sa Tayabas, Quezon. Sila po yung nagme-maintain nun, nililinis po nila lahat ng gilid, lahat ng malapit sa tulay. Ngayon kung mapapansin nyo, dito naman ay malinis na. Pero hindi pa po sila tapos kasi yung doon sa kabila, yung nakikita nyo kanilang kabayo doon sa kabila, ay nililinis po nila yun para doon, pag doon ka po sa kabila, kita natin yung kagandahan ng tulay na to pag dun tayo sa kabila para makababa po tayo dun sa kabila. So ayan, so ang susunod na project pala day sir ay dun sa may papuntang Lukban.
mapapansin nyo may bagong tulay na rin po doon, pero yung lumang tulay daw po ay hindi po nila tinanggal, na sa ibaba pa rin po yun. Ayan guys, ilipat tayo ngayon dun sa ano. Ilipat po tayo ngayon dun sa bagong bypass sa tulay. Karugtong din po nito yung ilog na to, yung bagong bypass doon. So pupunta tayo doon at papakita natin sa inyo ngayon yung bagong bypass doon. So ito yung original talaga na daan dati. So bago lang yung bypass na yun, siguro yun ay panahon lang ni Pangulong Duterte, tinayo yung bypass na yun. Ayan. So guys, abangan nyo yung kabilang bypass o kabilang bridge na bagong itinayo.